So alam naman natin ang nangyari sa 2019 Team USA dun sa FIBA World Cup. Hindi nga sila pinalad at hindi nga sila nanalo ng gold medal na usually na kanilang napapanalo dahil Team USA sila, syempre expected yon. Ang nakikita siguro ng lahat na dahilan dahil nga panay batang player ang kanilang pinadala. Walang mga superstar, mga all-star player. Kumbaga inexperienced pagdating sa mga ganong tournament. Diba wala nga doon yung mga big name na sila LeBron James, sila Steph Curry, sila Anthony Davis, sila James Harden. Ni isa sa mga ganong player, mga caliber na ganong player ay hindi nga naglaro. At matapos nga ang kanilang disappointing finish ay ito, napahiya nga at naging tawanan ng Team USA. Maraming nagsasabi na ibang coach sa ibang bansa, mga iba-ibang bansa, natapos na nga daw ang paghahari ng Team USA at nakahabol na daw ang mga ibang bansa sa kanilang kagalingan, which I think is very wrong. Sa tingin ko, kapag pinadala nga muli ng Team USA ang kanilang mga star player, mga superstars sa NBA, sa tingin ko ay hindi question na sila ang mananalo ng gold medal. At ganun nga siguro ang plano ng Team USA para sa Tokyo Olympics naman sa 2021 dahil itong mga all-star player, mga star player nila ay nag-confirm na nga na gustong maglaro para sa kanilang bansa na United States. Siguro nga ay ayaw na nga nilang maulit yung pangyayari sa 2019 World Cup, parang ayaw na nilang mapahiya ang Team USA dahil hindi nga nakakuha ng kahit isang medal yon. Nagtapos nga sila sa 7th spot, which is very unusual nga para sa Team USA. At ngayon nga, itong apat na player na nga ito ay nag-confirm na nga na gusto nilang maglaro para sa Team USA sa Tokyo 2021 Olympics. Ang unang-unang nag-confirm na gusto niyang maglaro para sa Team USA ay walang iba kundi ito si Damian Lillard ng Portland Trail Blazers. Alam niyo ba, hindi pa nga nakapag-participate itong si Lillard sa Olympics. At ngayon mukhang ang mababago ngayon dahil confirmed to be playing na nga siya. Sumunod naman, ito ang Golden State Warriors na power forward na si Draymond Green. Naglaro yan sa 2016 Olympics at nanalo sila ng gold medal. At ang sumunod naman na player na gustong maglaro para sa Tokyo 2021 Team USA ay si Jason Tatum. Noong 2019, naglaro si Tatum noon pero hindi pa siya ganun kagalingan noon dahil first year or second year niya pa nga lang noon sa NBA. At ang sumunod naman na player ay ito ang si Bradley Beal ng Washington Wizards. Isa pa rin ito na hindi pang nakasali sa Olympics para nga sa kanyang Team USA. Ang sumunod naman na nag-confirm, sa latest na nag-confirm ay ito nga si Devin Booker. Isa pa rin to sa mga batang player na hindi pa nga nakakaranas ng ganitong tournament. Pero alam naman natin na kahit hindi pa sila nakakaranas sa mga ganitong tournament o wala pa silang experience pagdating sa ganitong mga laruan ay talagang magpe-perform yan dahil NBA players ang mga yan at NBA superstars at star player pa nga yan. So yan palang lineup na yan ay talagang pamatay na nga. Si Damian Lillard, si Bradley Beal, Tatum, tapos Devin Booker, diba? Napakalakas na. At syempre mas lalong lalakas pa yan dahil may mga NBA players pa na dadagday dyan. Pero wala pa rin tayong balita about sa mga yon. Pero one thing is for sure, edong si LeBron James ay hindi maglalaro para sa Team USA. Ganon din si Anthony Davis at si Jimmy Butler. Kinonfirm na nga nila yan na hindi nga sila magpa-participate para sa Team USA sa parating na Olympics. So yun nga guys ang ating update about sa mga players na lalaro nga para sa Team USA para sa parating na Olympics. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!